Hi Aries, welcome back po dito sa aking channel. So ngayon po ay full moon. This is harvest full moon. Okay, so ang pinaka-affected po ng full moon na ito ay mutable signs. Gemini, Virgo, Sagittarius, and Pisces. So tingnan natin Aries, ano yung mensahe sa'yo? The universe, ano ba yung mensahe sa'yo ngayong full moon? Spirit guide. So, papasensyaan nyo na yung boses ko. Kakagising ko lang kasi, ayan. So, tingnan natin, spirit guide, ano po yung mensahe natin? For Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus ngayong full moon. Look at the bigger picture. Full moon in Sagittarius. Ayan. So, pwedeng yung moon nyo po is in Sagittarius, Aries. Tingnan pa natin, ano pa yung mensahe sa'yo? So, sabi sa'yo dito, look at the bigger picture. So, ayan. Lawakan mo ang iyong isipan. You know, expand your understanding. Expand your plans. So, wag lang kayo mag-stick sa isang paniniwala. Door to spirit. Ayan. So, you are, some of you are being spiritual. So, now, open na po yung inyong spirituality. Na-awaken na yung karamihan sa inyo dito, Aries. Number 32, your lucky number, 3 and 2. Tingnan pa po natin, ano pa yung mensahe sa'yo. Okay. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin? Mensahe pa po natin kay Aries Spirit Guide for today, September 10, 2022. Messenger, Sirius energy, bringing harmony and balance. Ayan. So kung naman itong marireceive mong mensahe, sinasabi sa'yo dito ng universe na you need to be balance. So, wag ka agad magre-react. Ayan. And also, this will bring you joy. Kung ano man itong marireceive mo. So, tignan po natin. So, you are being guided by your spirit guide, by the universe, by your angels, Aries. Pwedeng may mararamdaman kang spirit. Some of you, pwedeng na-open yung inyong third eye. Or parang lagi kayong namamaligmata ngayon. Spirit guide, tignan po natin ano po yung mensahe natin ngayong araw for Aries pagdating po sa kanyang career. Energy po, please. Knight of Pentacles. So, ayan. Pwedeng may pagpupulong kayo ngayon. So, merong, ano ba yun, may meeting ngayong araw. So, kung ano man itong marireceive mo na mensahe, okay, kung ano man itong maririnig mo ngayon, yung kung ano yung ipepresent sa'yo, is mas magiging maganda siya pagdating sa career mo. So, maganda yung effect niyan sa career mo. So, nandyan yung pagiging consistent dapat, ikaw, Aries. And also, ayan, good news kasi ito. So, ito yung sabihin natin na isa sa magiging stabilizer mo pagdating dito sa iyong trabaho. So, keep moving forward. Ayan. So, pwede rin naman po yung iba sa inyo kasi meron tayo ditong look at the bigger picture. Pwedeng meron dito naghahanap ng trabaho. Mm-mm. So, pwede po by Monday, ayan, naghahanap pa rin kayo ng work kasi diba, weekend naman ngayon, hindi kayo makapaghanap. Pwede na lamang siguro if through, okay, pwedeng through internet, through email kayo mag-apply. So, pwedeng magpasa kayo ng inyong resume. Pero ang sinasabi kasi dito ng universe, huwag niyong limitahan yung inyong sarili. So, sabihin natin, diba, nandyan na nga lang din kayo, nag-computer na lang din kayo, nag-email na lang din kayo. So, damihan mo na yung pagpapasa ng iyong resume. Damihan mo na yung company na papasahan mo ng iyong resume para mas mataas din yung chance na matanggap ka. So, tignan po natin pagdating naman sa iyong finances. Spirit guide, kamusta naman po yung finances ni Aries?
mayroon tayo ditong 8 of Pentacles. So, maganda po yung finances mo. Tuloy-tuloy yung daloy ng pera dito. So, maaaring yung iba sa inyo is may negosyo kayo or meron kayong mga side hustles, meron kayong mga sidelines. Kaya ito, tuloy-tuloy yung pasok dito ng pera. Hindi yun nga. Pwedeng may inaayos din kayo dito ngayon. Pwedeng inaayos ninyo yung mga bibilhin ninyo ngayong araw. So, pwedeng may market day dito ngayon. May mag-grocery. So, parang sinusulat ninyo ngayon kung ano ba talaga yung mga kailangan ninyong unahing bilhin. So, para hindi kayo ma-out of budget. Tignan po natin, Spirit Guide, pagdating naman sa business ni Aries. Kamusta naman po ngayong araw? So, mayroon tayo dito ng strength. Ayan. So, ayan, meron ka ditong, sabi natin, malakas yung charisma mo ngayon sa mga buyers mo, sa mga possible client mo. So, kailangan mong i-sale stock yung mga yan. Aris, okay? So, lambingan mo. Ayan, lambingan mo kahit sa, yung iba sa inyo, sa messenger mo lang sila makakausap. So, lambingan mo pa rin. Smile para maramdaman nila na they are welcome and pinapahalagahan mo sila. Ingat lang ha, baka naman ma-in love sa iyo yung kliyente mo sa sobrang bait mo diyan. Pero ayun, kailangan mong maging humble and also yun nga, kailangan mo ng sales stock para naman dito sa iyong business. So, maganda naman yung sales mo ngayon kasi nga ito meron tayo ditong 8 of Pentacles. Sabi ko nga, tuloy-tuloy yung pera dito sa inyo. Tignan po natin. Spirit Guide. So, parang look at the bigger picture is, hanap ka pa ng ibang mga kliyente mo. Maaaring may mga kliyente kasi na hindi na bumabalik. So, huwag kang mag-stick sa kanila. Palawakin mo pa yung business mo. Palawakin mo yung market mo. Tignan naman po natin pagdating sa love life. Spirit Guide, kamusta naman po yung love life ni Aries ngayon? Ano po yung main energy? So, meron tayo ditong justice. So, if you have time with your partner, ganun din yung ibibigay niya sa'yo. So, magkakaroon din siya ng time or maybe you are seeking for justice. So, meron dito kinakarma na. Pwedeng yung person mo kung ano man yung ginawa niya sa'yo. So, bumabalik na po yan sa kanya. Tignan natin. Ano yung love message para sa'yo, Aries? Love message po kay Aries Spirit Guide. Love message natin kay Aries ngayon. So, mayroon tayo ditong, beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. So, you're dealing with your twin flame. Some of you. So, ang sinasabi lang dito is, diba, kung hindi mo tanggap yung person mo, okay, and you need to learn to accept him or her. Okay? So, kasi ito, may mga bagay na akala mo, ayaw mo sa isang tao, pero yun pala, ikaw pala yung, you know, ikaw pala, meron ka din ganong ugali, meron ka din ganong qualities. So, hindi ba? So, we need to learn and accept, or we need to accept kung ano ba yung person natin. Di ba? So, dapat mahalin mo siya ng buo, even his or her flaws. Okay? So, tingnan natin, ano naman yung So, yung iba naman po sa inyo dito, maaring meron na talaga kayong nilalakad na kaso. So, pwede po na sinampahan nyo ng vowsy. Some of you naman po, ito ay legal papers. Ayan. So, legal talaga. Pwedeng annulment ito or divorce yung inaayos po ninyo. Or nagbabalak pa lang kayo. Aries, naayusin ito. Tignan po natin ano pa yung mensahe. Some of you kasi parang meron kayong pinapadala na nasumpa dito sa person ninyo. Kaya sinabi ko na parang nakakarma na siya. So, tignan po natin ano yung blessings na paparating sa'yo ngayong full moon. Spirit Guide, anong blessings po yung paparating? So, ang magigain mo kasi dito ngayong full moon is stability. Ayan, pagdating dito sa iyong trabaho and also good amount of money. So, tignan po natin. And also, yung kung sino man yung nakasakit sa'yo, and yung karma nila is paparating na. Or baka nga nararanasan na talaga nila. Tignan natin ano pa yung blessings na paparating sa'yo ngayong full moon. Spirit Guide, ano po yung blessings na paparating?
So, tignan po natin ano po yung blessings na paparating. Spirit guide for Aries ngayon. Meron tayo ditong justice, o diba, justice talaga. So, some of you are seeking, hindi revenge, you are seeking justice. Okay? So, gusto mo ng hustisya dito. Okay, pwedeng pinagpalit kayo kay third party. Pwede kasi nabigla na lang kayong iniwan dito kasi daw ganito ganyan kasi yung ugali mo. So parang ikaw pa yung sinisisi dito. So ano talaga yung person mo? Toxic siya, narcissist. Meron tayo ditong protection. So ang sinasabi sa'yo dito ni universe, sabi ko sa'yo diba kanina, is you are protected by the universe, by your angels, by your spirit guide. So yan po, yan yung blessings mo. So hindi ka mapapahamak ngayon. Sabihin natin na kung merong kapahamakan na lalapit sa'yo, bigla siyang mawawala. Parang ganyan. Tapos meron tayo ditong talent. So pwedeng meron ka matutuklasan na new skills mo, na new talent mo, na pwede mong pagkakitaan yan. So, pero kailangan mo munang i-improve. So, yan lang po yung mensahe sa'yo ngayong araw. Maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye and more blessings to come. Hi Leo! Welcome back po dito sa aking channel. So, it's full moon. Harvest full moon po ngayon. September 10, 2022. Ang pinaka-affected po nitong full moon na ito ay mutable signs, Gemini, Virgo, Sagittarius, and Pisces. So, tignan po natin ano yung mensahe sa'yo. Spirit guide, ano po yung mensahe natin kay Leo? Ano po yung mensahe natin for Leo ngayong full moon? So, mayroon tayo ditong adjustments are required. Ayan. So, meron kang mga adjustments dito na kailangan gawin ngayong araw. Pwedeng adjustments para mas maging maganda pa yung iyong life, para mas maging magaan yung araw mo. So, tignan natin ano pa yung mensahe sa'yo. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin kay Leo for today? Ayan. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin for Leo ngayong araw? Spirit guide, mayroon tayo ditong fifth chakra mula kay Archangel Gabriel. So, ayan. Kailangan yung i-adjust yung tone of your voice, Leo, para maiwasan ninyo yung away. So, ayan. Balanse po yung iyong heart, yung heart chakra, yung throat chakra mo. So, you're a good communicator ngayong araw. Pwede rin kung yung iba naman sa inyo, kung unbalanced naman ito, so magiging nandyan yung mga bagay na hindi ninyo masasabi. Pwede rin na masasabi nyo, pero hindi nyo maayos masasabi yung mga gusto nyong sabihin towards other people. Pwedeng sa mga ka-workmates nyo yan, pwedeng sa family ninyo. So, balance your chakra for today. Okay. Kain kayo ng mga blue na fruits. Ayan, blueberry, mga ganyan. Okay, tapos kung wala naman po is, wala kayong budget para sa mga ganyang bagay, is mag-meditate po kayo. Okay, para mabalance yung inyong throat chakra. Spirit guide, tignan po natin. Meron tayo ditong you're not for everyone. Embrace your weirdness, face your true north. Ayan, so yung mga kinakatakot nyo, baka hindi ako ma-accept ng ibang tao. Pero kasi ngayon, meron ka talagang kailangan na adjustment na gawin dito. Pwedeng adjustment yan, di ba, para sa ibang tao. Or hayaan mo, or hahayaan mo na yung ibang tao yung mag-adjust sa'yo. So, ang sinasabi lang dito sa inyo, universe, is hindi mo naman kailangan baguhin yung sarili mo. Some of us kasi, di ba, yung true note natin, yung totoong tayo, is tinatago natin. Some of us kasi yun yung fears natin. Baka hindi tayo matanggap ng ibang tao pag nalaman nila yung totoong ikaw. So, ayan mo sila, Leo. Okay? Be yourself. Okay? So, parang yan yung kailangan mo ngayong araw. Be yourself, but dapat ready ka din na mag-adjust para sa ibang tao. Pero yung adjustments na to kasi is para naman yun sa ikakabuti mo. Okay, so kung alam mo naman na ikakabuti mo yung isang bagay, then do it. Okay, do some adjustments. Pero kung alam mo naman na pabor lang yun sa isang tao, pag-isipan mo. Tignan po natin ano pa yung mensahe sa'yo ngayong araw. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin for Leo ngayong araw.
So medyo napahaba yung reading ko kay Aries kasi ang tahol kanin na mga alaga ko. So tignan natin. Meron tayo ditong Knight of Wands, ayan. So parang may ino-offer dito. Could be ikaw to, may ino-offer ka dito sa mga katrabaho mo. So ayan. Very passionate ka din ngayon pagdating sa trabaho. So mabilis kang kumilos, pwedeng yung iba sa inyo kasi, 'di ba? 'Di ba weekend ngayon? So parang kaya din nagmamadali kayo, gusto niyo makauwi ng maaga. Pwede kasi na half day lang kayo ngayon sa trabaho. And wala naman masyadong gawain dito. Pero 'yun, siguro meron ka lang isang naka-assign sa iyo, may isang naka-assign sa iyo and tinatapos mo 'yun or tatapusin mo 'yun agad ngayong araw. Tignan po natin ano pa yung mensahe sa iyo pagdating naman sa iyong finances. Meron tayo ditong 4 of Wands. So okay naman po yung finances ninyo, nagtutulungan kayo ng asawa mo, nagtutulungan kayo ng family mo, ng mga kapatid mo sa gastos. Kung hindi naman, sa ibang bagay kanila tinutulungan. Ayan. So maganda naman po yung kabuhayan ninyo. Leo, ayan. Kaya parang hindi naman kayo namang problema dito. Tignan natin. Spirit guide. Meron naman dito, may bahay dito or may family dito na hindi buong araw pag walang sermon ni nanay. Meron tayo dito, 4 of cups pagdating naman ito sa iyong negosyo. So pagdating naman po dito sa negosyo ninyo, feeling ninyo hindi nyo nagagawa yung gusto ninyo. So yun, baka kayo yung kailangan mag-adjust dito. Okay? Do some adjustments kasi po parang hindi kayo masaya dito. So kung meron kayong gustong idagdag na produkto, meron kayong gusto talagang i-person na business, yun po yung i-person ninyo. Para yun din kasi minsan, di pa kung ano talaga yung gusto natin, hindi tayo napapagod. Kasi dito parang pagod na pagod ka na. And feeling mo, walang progress na nangyayari. Or for some of you naman po kasi, pwede na yung mga ginawa nyo lang na policy dito sa inyong business is puro pabor lang sa inyo. So, minsan kailangan nyo din pong mag-adjust. Doon din naman sa kailangan ng inyong mga buyers or ng iyong mga possible buyers. Okay? So, tignan po natin pagdating naman sa iyong love life. Spirit guide, kamusta naman po ang love life ni Leo? Meron tayo ditong Eight of Pentacles. So, ayun nga. Ano kayo dito, give and take kayo ng person mo when na-work out nyo yung mga bagay-bagay pagdating dito sa inyong relationship. So which is napakaganda kasi parehas kayong kumikilo. So hindi lang isang tao yung kumikilos dito. So tignan natin. So yung taong to, tanggap ka niya, tanggap niya yung weirdness mo, tanggap niya everything, your flaws, even your flaws. And ganun ka rin naman sa kanya. So ayan, tignan po natin ano pa yung mensahe sa'yo. So ano kaya yung blessings na paparating sa'yo ngayong full moon? So tignan natin. This is for you, Leo. So ayan, tumatawal na naman yung aso. Meron tayo ditong forgiveness. So ayan, meron dito, pwedeng ikaw to, maglalakas loob ka na humingi ng patawad sa isang tao kung meron ka mang nasaktan. Okay, so tignan natin. Or merong hihingi sa'yo ng patawad. Ayan, so meron tayo ditong strength. So, mas lumalakas ka pa ngayon, Leo, mas nakikita mo kung ano ba talaga yung mga kakayahan mo, ano ba yung mga skills mo, ano ba yung pwede mo pang i-develop pagdating sa iyong sarili. So, pwedeng, yes, yan yung mga madidiscover mo, yan yung papalakasin mo ngayong araw. Meron tayo ditong compassion. And at the same time, kung sino man yung hihingi sa'yo dito ng patawad is, siguro, mapapatawad mo naman siya, but hindi ko nakikita na fully. Pero ma-appreciate mo yung effort niya. Okay, so yan lang po. Pero ito, very compassionate ka pa rin dito. So, meron ka pa rin talagang pagmamahal. Andun pa rin yung kindness mo. Yung iba sa inyo, kahit ilang ulit kayong sinaktan, nandyan pa rin yung kabaitan ninyo. Hindi yan nawawala. So, yan lang po yung mensahe sa'yo ni Universe. So, yan. Kailangan nyong sabihin kung ano yung mga nararamdaman nyo, but with caution. So, yan lang po yung mensahe sa'yo for today. Maraming salamat. And see you again on my next video. Bye-bye and more blessings to come. Hi Sagittarius, ito naman po yung mensahe sa'yo for today. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin ano po yung mensahe sa'yo ngayong araw.
September 10, 2022. So, harvest full moon po ngayon. So, ang pinaka-affected nito ay mutable signs. Gemini, Sagittarius, Pisces, and Virgo. So, tignan po natin. Meron tayo dito, fiery climax approaches, full moon in Aries. So, yan. Pwede po ang moon ninyo is in Aries. Tignan natin, spirit guide. Ano po yung mensahe natin? So, may magandang naghihintay sa'yo dito ngayong araw. Sagittarius. Ayan, ano kaya ang ma-harvest mo? Tignan natin. Meron tayo ditong door to value. So, there's a lot of money. So, pera na yung kakatok sa pintuan mo, Sagittarius. Okay? So, ayan yung ma-harvest mo ngayong full moon. So, pwede rin na iba-value mo yung sarili mo. Makikita mo yung totoong value mo. So, pwedeng ito tumataas na yung standard mo pagdating sa mga bagay-bagay. So, number 31. Tignan po natin, spirit guide. Tignan mo, kumakatok na sa'yo yung pera. So, kung meron mga opportunities na available sa'yo ngayon, check it. Okay, review it. And wag mo siya agad-agad i-close. Okay. Nakalimutan ko yung word, actually. Okay. So, meron, i-turn down. Ayun, wag mo kagad siyang i-turn down. So, portal, doors are opening, di ba? So, ayan, no. You decide, rewards, wild card. Sabi ko sa'yo, nag-open talaga, opportunity na yung lumalapit sa'yo. Money na yung lumalapit sa'yo ngayon, Sagittarius. So, ayan. Hindi mo yan agad-agad maano as in ngayong araw. Pwedeng sa mga susunod na araw yan dumating sa buhay mo. So, wag mo i-close yung door mo. Be open-minded. So, parang ito na yung mga hinihiling mo. Ito na yung hinihintay mo. Ayan, ibibigay na siya sa'yo ni Universe. So, number 31, your lucky number 31. Tignan po natin ano pa yung mensahe sa'yo. Spirit guide, ano po yung mensahe natin kay Sagittarius pagdating sa kanyang career? So, meron tayo dito The Hanged Man. So, hindi nyo po alam, di ba? Hindi kayo decide dito. Meron mga opportunities pero hindi nyo matanggap kasi po, some of you ay nandito pa rin kayo sa inyong trabaho or meron pa rin kayong trabaho, meron kayong pinirmahan na kontrata. Kaya hindi kayo basta-basta makaalis at hindi rin kayo basta-basta makagawa ng desisyon. So, yan. Pero parang pinag-iisipan na ninyo. Pero hindi pa kayo sigurado. Yun. Alanganin pa kayo. Okay? Nagdadalawang isip pa. Pwede rin naman na tinitignan mo pa rin kung ano pa ba yung beauty na nandito sa trabaho mo para mag-stay ka. At tinitignan mo din para umalis ka na. Tignan po natin, spirit guide. Ano pa po yung... Okay, pagdating sa iyong finances, 'di ba? Meron tayo ditong Ace of Pentacles. So may offer talaga sa iyo, may good offer sa iyo. Pwedeng may nag-offer sa iyo ng mas magandang trabaho, mas malaki yung kita. Pero 'yun nga, hindi ka talaga makaalis dito, hindi ka makakilos. So maganda din po yung inyong kaperahan ngayon. So pwede po na may ma-receive kayo na a good amount of money ngayong araw. So, pwede nyo yung sabihin natin, panggo-grocery ninyo, meron kayong isang bagay na bibilhin. So, ayan. Tignan po natin, ano pa yung mensahe sa'yo, Sagittarius. Pagdating naman sa iyong business, mayroon tayo ditong Queen of Swords. Ayan, kailangan nyo lang po maging maingat talaga pagdating sa mga, sa inyong mga, negosyo. Ay, mga negosyo, no? Madami ba kayong negosyo? Sagittarius, ayan. So, iba naman po sa inyo dito is nagbabalak pa lang kayong magnegosyo. So, ayan. Pag-isipan nyo pong mabuti ano ba talaga yung gusto ninyo. Okay? So, pwede rin naman na ito. Strict ka ngayon sa inyong negosyo. Meron dito parang merong nawalan kasi dito. Pwede po na muntik. Yung iba naman sa inyo muntik ng manakawan yung inyong business. Tama ba? Meron dito muntik ng manakawan. So, talagang double ingat kayo ngayon. Yun yung nakikita ko. Spirit guide, tignan po natin. Pwede rin na naglagay na kayo ng bantay dyan sa front door ng inyong business. Tignan po natin. Spirit guide. Pagdating po sa love life ni Sagittarius, ano po yung mensahe natin? So, meron tayo ditong Page of Swords. Pwedeng meron kang
meron kang blinak dito or blinak ka ng person mo, basta meron dito nag-i-stalkan. Ini-stalk mo yung person mo or ini-stalk ka din niya. So, parang ganun. Parang wala siyang lakas na kausapin ka, lakas ng loob. Pwede rin naman na kinakausap ka ng person mo pero ikaw na yung ayaw makipag-usap sa kanya or the other way around. So, tingnan natin ano naman yung blessings na paparating sa'yo ngayong full moon. Spirit guide, ano po yung blessings na paparating kay Sagittarius ngayong full moon. Ano pong blessings ang paparating kay Sagittarius? So, meron tayo ditong courage. Ayan, so meron kang courage ngayon to step down, to step back, o to walk away pagdating dito sa inyong connection, sa connection mo with this person. So, pwedeng buo na yung loob mo. And you have the courage to accept these offers, to review this offer. So, yan, hindi mo tatalikuran yung mga bagay, yung mga opportunities na ito, Sagittarius. Meron tayo ditong prosperity, o diba, door to value, prosperity. So, meron talagang kasaganaan na paparating sa'yo. You need to be open. Yan yung nakikita ko dito. Okay, tignan pa po natin ano pa yung blessings, reconciliation. Okay, meron makikipag-ayos sa'yo kasi may nag-i-stalk nga sa'yo dito. But it's up to you kung tatanggapin mo pa ba yung taong to or hindi na. Some of you kasi naka-move on na kayo. Or sabihin natin, nandun na kayo sa process of moving on. So, parang meron na rin kayo talagang pagdadalawang isip if tatanggapin nyo yung taong to or hindi. Pero nasa sa inyo yan, Sagittarius, okay? So, hanggang dito na lamang po yung video natin. Maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye and more blessings to come.